Natapos na naman ang isang taon sa buhay natin, mga kosa. At kakarating pa lamang ng bagong taon ngayon, di ba? Marami na namang nagpapabida ng kani-kanilang mga New Year's resolution. Tapos pagbalik sa kani-kanilang mga trabaho o mga eskwelahan, halos lahat may mga bagong gamit. Pantalon, damit, sapatos, relo, cellphone at kung ano-ano pang mga napamaskuhan. Yung iba, naregalo sa sarili. Pero ako, teka, ano nga bang meron akong bago? Alam ko na, meron akong bagong vlog ngayon sa YouTube. Pinapanood nyo na. Kapag dumarating ang bagong taon, karamihan sa atin, lalong-lalo na yung lingkod ay medyo na-stress, mga kaibigan. O diba? Big time, na-stress na ako ngayon. Dati kasi akala ko pang mayaman lang yung stress, pero mali pala ako. Kasi pag lumilipas yung lumang taon at pag pumapasok yung bagong taon, ay nadadagdagan na naman ang edad ko. At pakiramdam ko ay tumatanda na talaga ako. Kaya naman, para malabanan ko ang stress ay inaaliw ko na lamang ang sarili ko sa mga masasarap na alaala ng aking kabataan. Lalong-lalo na noong kinder pa lamang ako. Kasi alam niyo ba, sa paniniwala ko ha, na kung talagang nakikinig ka sa teacher mo noong kinder ka pa lamang, eh magiging napakatalino mo na at napakamatuwid na tao sa buong buhay mo, mga kaibigan. Tama ang narinig nyo. Para sa akin, matapos mo lang ang kindergarten at maging matalino ka sa mga panahon yun ng buhay mo, eh sapat na. Kahit huwag ka na siguro mag-grade school, high school at pag-college, ay magiging isang mabuti at kapakipakinabang ka na tao dito sa Pilipinas ha. Paano ko nasabi? Dahil sa kindergarten, itinuturo ang pagbasa at pagsulat at pagbilang. At ang iba pang mga technical na mga bagay sa akademiko na kailangan mo sa buong buhay mo ha. Ito ang pinakamalupit na dahilan. Sa kindergarten din itinuturo, unang itinuturo kung papaano gumalang at magpasalamat sa Panginoon. O diba? Ang galing. Kung papaano rumispeto sa mga magulang at mga kapatid, pati sa mga kaibigan. Kung paano gumamit ng po at opo sa mga nakakatanda. Kung paano maging masipag, kung paano maging malinis, at kung paano maging masinop. Dagdag mo na kung paano maging matulungin sa kapwa, maging maunawain, at kung ano-ano pang mabubuting kaugalian ang itinuturo sa kindergarten pa lang, mga kaibigan ha. Ano naman para sa akin mga kosa, hindi sapat ang edukasyon upang asukatin ang pagiging isang tunay na tao. Di ba ang galing? Kaya mula ngayon malamang isasama ko na sa resume ko ang educational background ko sa kindergarten. Okay, upgrade tayo sa grade 1 mga kosa. Sobrang stressful ang pagiging grade 1. Isipin mo pa lang na kayo yung pinakamaliit sa campus, sabayan pa ng mga teacher na medyo may kasungitan sa public school. Ewan ko na lang kung pumasok ka pa ulit kinabukasan. Tapos ang unang araw mo. Kaya ngayon mga kosa, sa totoo lang, ngayon ko lang naiintindihan yung mga estudyante na nadudumi sa loob ng room. Dahil sa kaba? Hindi. Kasi pag nasa public school ka, lalo na sa elementary school, lalo na noong kapanahunan ko na talaga namang mahirap pag may go out. Kasi minsan si teacher talagang ayaw kong samahan doon sa toilet. Medyo hindi pa ako sanay mag-isa. First day ko sa nakakatakot na toilet mga kaibigan. Nanteteng naman kasi ang mga toilet ng public school. Yung mga magaganda at mga bagong gawang CR ay buong taong nakasarado at nagagamit lang ang mga ito pag may mga bumibisita ng mga bigating mga tao sa school. Bad trip, diba? Tapos yung mga pang-araw-araw na CR, men, na pwedeng gamitin sa may building katabi ng hagdanan, paitaas at paibaba, sira yung pintuan. O minsan, wala nga pintuan eh. Madalas, barado at wala tubig. Pero pag wala tubig, madyoho. Every time na nagsisiyar ako nung elementary pa lamang ako, madalas nasusuka muna ako bago matae. Ang pinakamasaklap na kwentong elementary ay yung multo sa CR. Yun nga, hindi ko maintindihan itong mga multong ito kung bakit sa kabila ng sobrang kadugyutan sa CR namin ay doon pa trip na trip tumambay. Bad trip, diba? Malamang naiintindihan mo na kung sino man yung mga naka-experience dyan, yung sa mga classmate nila na di na nakatakbo ng banyo. Doon na sa mismong room binitiwan ang tawag ng kalikasan. Namimiss ko na rin yung manggang hilaw na hinati sa gitna tapos tinuhog ng stick doon sa may puwetan niya. Tapos nakababad sa dirty clear na water. Piso lang isa noon, ngayon tres na. Makapal at matamis na maalat-alat. Yung nilalagay na bagong alamang noon na kulay brown, almost black. Alam na alam mo talagang nilagyan ng effort yung pagkaagawa o yung pagkakaluto. Ngayon, kulay pikta nga, sobrang lansa pa ng bagoong na nilalagay doon sa bangga. Napakanipis pa. Napansin ko lang ha, dati nakakaraton lang yung mga manong na nagtitinda. Ngayon, astig, nakamotor na nga. Babad pa sa FB yung nagtitinda. Galing, di ba? Kapag uwian na ng tanghaling tapat ay blockbuster ang pila sa kariton ni Manong. Kahit na nagkakanda tulo-tulo na yung pawis namin doon sa nguso namin papuntang baba, tuloy pa rin ang paggasab namin sa maasim, maalat-alat, manamis-namis na kombinasyon ng bagoong at mangga. Sarap, diba? Pagkatapos ng mangga at medyo may extra kapang pera, ay scramble naman ang isusunod namin.
Kaya lang, noong bandang uli, talagang itinigil ko na ang pagbili ng scramble nito. Kasi nakita ko kung paano tumulo yung pawis ni Manong sa noo habang hinahalo niya sa balde yung ice crumble. Naisip ko na lang na kaya pala masarap kasi pinaghihirapan niya at pawis ang talagang puhunan niya sa scramble na ito. Okay. Pansamantala ko munang puputulin itong kwentuhan natin ito, mga kosa. Ang adventure natin, mga kosa, ang time travel natin. Malamang pag tinuloy-tuloy ko ito, malamang wala nang katapusan. Pero pangako, kung nabitin kayo, message nyo lang ako. Gagawin ko ng part na ito. Muli, nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa pagbibigay ng maikling oras sa panonood ng maikling video na ito. At lagi niyong tatandaan na ang video na ito ay isang normal na YouTube vlog lamang at hindi isang libro. Maraming salamat ulit, mga kaibigan.